Okay, streaming. Wait lang nga. Eight participant. Okay. Yep. What's up mga Caps? So we are live. So this is our very first kapihan dito sa When in Halifax, your virtual coffee. Ayan. Our very first guest. Ayan. Surprise. Ian Rapadas. Ayan. Ian Rapadas at kanyang asawang si Shirley. So on this webinar, it will be webinar and at the same time live streaming in our When in Halifax. So if you want to ask question about EIPP, paano nakakuha ng employer, paano nakapunta dito sa Canada, paano, marami kayong tanong, join our webinar, just click the link on the description and magtanong kayo kay Ian Rapadas. Of course, kasama niyo po ako. So this is live streaming in our When in Halifax, and of course we have an on live also na Q&A dito sa ating webinar. So ayan. Wait lang. Sabi kayo no. Ayan, Ian, kumusta? Yon, kamusta mga kap? Okay, kamusta po sa inyo sa mga nanonood sa iyo sa Facebook page mo? And kung naka-stream din to sa YouTube mo, magandang umaga dito sa Canada, magandang hapon, gabi, saan man sa sulok ng mundo. Correct. So, ayan, we're streaming on our When in Halifax. And of course, i-welcome lang natin iyan si Mark, si Bernadette, ayan, maraming mga nag-join dito. Pero walang mga kape, dapat may mga video kaya pakita nyo yung tasa nyo kasi it's a virtual kapihan, virtual coffee. So we have also Marlon, Rose, Bernadine, Mark, Archie, Danica, and special K, very special to eh. Si Koji po ito, isa sa mga admin ng Pinoy Canada Immigration Forum. Ayan. Si Koji. Ayan. So, ang unang tanong, pabuin naman, no? So, mga kap, if you have question, just raise your hand. Meron pong button dyan sa Zoom, pwede kayo magtanong. And, ayan, meron din mga chat, pwede kayo mag-message sa chat. Ayoko po, wala pa po akong ligo. Isa ba yung sabi ni Archie? Ni Archie, okay lang. Ako din. Sabi ka na. So, ayan. So, yan. Our topic for today is about EIPP and ang journey ni Ian at ni Shirley papunta dito sa Canada as a successful EIPP applicant. So, marami tayong mga kap na nagtatanong, nangangarap, at maraming tanong about EIPP. Madali ba to? Ano yung mga challenges? Ano ba yung mga requirements? Ano yung mga tips and advice? And we're very lucky mga kap that we have Shirley and Ian to share their journey to us. So Ian, kwento mo naman sa atin yung inyong timeline. Just to clarify things, na ang main applicant po sa EIPP is si White, which is working visa, and then ako ay open work visa or open work permit. Sige, kwento mo sa kanila yung timeline kung paano tayo nag-start, kung kailan ba talaga, para may idea sila kung gano'ng kabilis ang EIPP. Okay, and then kung DIY ba to or kung with consultant, okay? Bali, may friend kami na ni-refer kami through, may nakilala, nakaalis sila, pumunta ng Canada from, ang gamit nila is yung help ng immigration consultant. So, noong February 2019, naka-email ko yung immigration consultant, then I signed a retainer agreement. So, tung sa retainer agreement din, nakasaad yung mga kailangan na requirements. And then, inano na din niya sa amin na through AIPP yon. So, after nun, di nag-start na kaming ayusin yung mga requirements. April 27, nag-IELTS ako sa Saudi. And then, naman yung mga May, mga last third week of May, yung ECA ko is nag-registered ako sa CES. CES, yung Continuing Education Study ng Toronto University. Tapos, kasi nga nasa Saudi ako, yung school ko na MCU nasa Manila,
inutusan ko na lang yung in-law ko na ayusin yung transcript ko, tapos isend niya sa Toronto University. Then na-receive naman nila is by June 5. And then after that, kailangan din namin ng medical, upfront medical, which ginawa ko nung nagbakasyon naman ako sa Pilipinas. Sa Makati yan. Oo, sa Makati IOM, mga August 2019. Then, mga by October, nag-message sa amin yung immigration consultant na mag-i-start na siyang maghanap ng employer sa amin. So, November 29, nakaschedule kami ng nakaschedule kami ng live interview. Live panel interview sa mga employer. Bali, apat sila lahat na nagtatanong sa iyo. Then, after five days, nalaman na namin nakapasa na sa interview. Tapos, start na yung process ng AIPP. Oo, yun yung sabi ng immigration consultant namin. Then by 7th of December, to inbox, na-receive na namin yung offer of employment, which kasama na rin doon yung employment contract that I need to sign. So, yun, through email lang, sign, ganun, scan, tapos send back ulit. Tapos, by the last week ng December, in-advise na ulit ni consultant na mag-register kami sa INB. Kami kukuha ng endorsement. Ang problema kasi ako at that time, dahil December na, hindi ko pa rin nare-receive yung ECA ko from CES. So, although na nandun sa website na by September 5, application approved, which is, I don't know kung ano ibig sabihin nun. Tapos, nung nag-email ako to follow up my ECA, they said na it will take 6 to 8 weeks para ma-send sa location namin, which is sa Saudi at that time. Ang problema, you cannot trust yung postal system ng Saudi. Mm-hmm. So, totally, hindi ko na-receive yung original copy. Then, ang advice na lang nung immigration consultant is mag-asa ko ng electronic copy, which na-receive ko naman before ako mag-apply dun sa INB portal. So, nag-apply ako sa INB portal January 13. So, yun yung yung application for the provincial endorsement. Then, na-receive ko yung nomination 24th of the same month. Then, sabi naman nung consultant namin, okay, ayusin nyo na. Meron na kayong endorsement, pwede na tayong mag-apply ng work visa nyo. So, noong February 6, nagpas kami ng, dun sa PFS Daharan, nagpas kami ng application ng work permit para sa akin, sa asawa ko, open work permit. Then, ginawa na rin namin yung biometrics. Nag-biometrics na rin tayo doon. Oo. Tapos, noong March 15, nag-lockdown si Saudi. Ayun. Na-receive namin yung visa namin, March 23. March 23. Ah. Then, first week ng April, nag-announce si Canada na lockdown naman sila. So, miski na na-receive namin si visa, hindi kami makaalis kasi lockdown si Saudi. Tapos, ang tinatanggap lang ni Canada is yung PR citizen, at saka citizen. OPR and then citizen. Mm-hmm. Tapos, binawi naman ni Canada yon mga after 2 weeks na pwede na yung mga temporary foreign workers na pumasok. Kaso nag-lockdown naman dito sa New Brunswick, si Premier Higgins. Noong May 16, naka-receive ako ng first week ng May, naka-receive ako ng deactivation ng work visas namin. So, sabi ko, patay. Doon kami nagulat kasi pagka after 1 week pag-announce ni Premier Higgins dito sa New Brunswick na they will not allow any temporary foreign workers to enter into the province. After 1 week, nagulat kami, IRCC emailed us na deactivated ang mga visa namin.
So then after mga 2 weeks, ano? After 2 weeks, nag-reactivate naman yung nag-deactivate visa ko na. Yung visa lang niya as main applicant, which is work visa. Mm-hmm. Dahil inilip na nga ni Premier Higgins na, sige, pwede nang pumasok. So siya lang ang, which is essential naman talaga siya kasi. So siya lang ang open. Pwede pumasok. Ako ngayon, no problema, maiiwan ako. Mm-hmm. Tapos marami nga akong naririnig kasing at nababasa nga sa forum na yung mga naiiwan nga na solo lang bumibiyahe ng mga open work permit, hindi tinatanggap sa hindi border. Sila hindi sila makapasok. Essential. Hindi sila ma-considered na essential. Unang-una kasi hindi talaga essential yung work na papasok nila sa Canada. Mm-hmm. Kasi wala silang employer. And then ang sinasabi ng border sa kanila, what are you going to do in the Canada? Every businesses there is starting to close. Mm-hmm. Tama naman. Okay. Mm-hmm. So talagang ayun ang problema nila. When kami naman, sabi ko, di sumugal na tayo. And then after a week naman yata or ilang days, na-activate naman yung visa ko. Mm-hmm. As open working permit. So yun, sumugal. 29 of May. Tapos nung May 30, nagkaroon ng special flight. Announced na may special flight ang Lufthansa. Saudi nga, going to Germany and then Germany going to Canada. Mm-hmm. Although medyo mahal talaga yung ticket, masakit talaga sa bulsa, tinanggap na namin para, kumbaga, all in na nga, sabi sa poker. May 30 yun. Tapos May 31, yun na. Ni-inform kami ng aming consultant nila-let go na kami ng employer. Ayaw na kami tanggapin kasi ng employer. Kasi nga sa takot nila na yung mga TFW ang nagdadala ng COVID. Uh-huh. So, yun yung ano nila, yun ang main concern nila is takot sila kasi ang business nga ng employer nila, Mrs., is healthcare. Mm-hmm. And then, mga matatanda pa, mga elderly, so ayaw nila, syempre, they need to protect their businesses. Mm-hmm. So yun ang takot nila. May visa na kami, may ticket na kami. So anong gagawin namin? So yun na nga, and then lahat kami dito, buong grupo, may mga pamilyang kasama, sige, di pikit mata na natin ipunta nga yan. And then kung matatandaan ng iba, nag-post nga rin ako sa mga pages ng forum na anong gagawin namin. Marami ang nagsasabi, especially si Ate Mel. Sabi ni Ate Mel, talagang pagdating nyo sa border, i-verify yan kung talagang totoong meron kayong employer or what. Mm-hmm. So pagdating naman kap dito, do June 5 kami umalis sa Saudi, June 5 pa rin kami nag-nandiyos. Everything went smoothly, perfectly fine. Sa border, hindi kami tinanong lang anong quarantine plan namin pagdating sa immigration. Walang cheche bureche. Hiningi lang ang passport. Sabi niya, mukhang pagod na pagod yata itong mga to. Haggard. Sige, upo na kayo. Tatawagin ko na lang kayo. That's it. After 10 minutes, tinawag na kami. Sabi, welcome to Canada. So, ganun lang kabilis. So, acknowledge ko lang si Koji. Ang daming hirap. Ang dami na parang hindi ako. Na kaming mag-asawa. Pwede na kami maghiwalay kung talaga sa pinagdaanan namin. Actually, hindi lang kami ang nag-aaway. Lahat ng grupo namin na pumunta dito, may mga nung talagang nakalusot na sa immigration, sabi niya, worth it daw yung hirap na dinaanan nila. Tipong merong nang maghihiwalay. May mga, kasi hindi magkakaiba ang magkakaiba na ang opinion dun sa mga nangyayari sa amin. Pero from the timeline na na-share nyo sa atin, mukhang smooth naman eh. Dun sa pinaka-end dun sumasabit because of COVID eh, di ba? Parang kung titingnan natin with all the EITP applicant, so compare natin sa lahat nating CAP na nag-apply for EIPP applicant, hindi sila makahanap-hanap ng employer. Sa inyo, very smooth. Sumasabit lang dito sa COVID eh. Kung wala lang sigurong COVID, parang okay eh. Walang problema. Pero gusto ko lang matanong, ayan, thank you for sharing your timeline and at the same time, very inspiring to sa lahat. Ang gusto kong itanong sa inyo is, ano yung naging motivation ninyo muna bago motivation niya dito sa Canada? Kasi marami tayong mga CAP na nasa Saudi. OFW, working there for long time. Gusto kong malaman mo na ano yung naging motivation nyo, bakit Canada? And then, bakit Canada? Then, bakit na-inspire kayo pumunta dito sa Atlantic Province? So, aside from the AIPP, alam ko, from the
friends, common friends, and immigration consultant. Pero bakit Canada? Pwede naman sa iba. Pwede nila mag-sige sa Saudi, di ba? Oh, kasi actually ganito yan. Para doon sa mga nasa Middle East, alam nyo sa sarili nyo at kami din na talagang minsan parang pangmatagalan na pag sinabing Middle East before. Kaya lang, time is changing talaga. Sa Saudi, hindi na rin ganong maganda ngayon. So, hindi ka na makakabuhay ng malaking pamilya pag nasa Saudi ka. Mm-hmm. Meron ng Saudization kasi ngayon. Mm-hmm. So, yun na nga. Nagplano kami. Actually, ang original plan namin is US. No? Mm-hmm. Meron kasi kaming kaso. Ang problema, matagal ang process sa US. Alam naman natin yan. A couple of years bago ka makakuha ng valid employer mo. So, meron kaming tourist visa sa US. Nagpupunta-punta kami doon na mapapasyal kami and then nakikita na namin yung hirap kung paano maghanap ng employer. Ako actually, I went to US last 2018. Yung tinry ko lang na magtrabaho as caregiver. Yung under the table. Mahirap kasi wala kang papel, hindi ka pwedeng mag-dire-dire or what. So, kumbaga sabi nga nila pag sa US, land of milk and honey. Sabi nila. Pero, meron pa pala outside the US, beyond the horizon, which is yung Canada nga. Okay, kasi ang notion ko, meaning ko, marami ako nababasa before, Canada napakahirap, sobrang magastos, hindi magandang magpunta doon kasi marami raw discrimination, gano'n. Kung ano yung trabaho mo na mataas ang posisyon mo, pagdating mo doon, mahirapan back to zero, mahirapan kang maghanap ng trabaho. Yun ang naririnig namin, kaya hindi namin pinupursu dati ang Canada. Mm-hmm. Now, the main motivation ka is para sa mga bata, para sa mga anak. Kasi kami, may edad na kami, tapos apat na anak namin, we are always looking forward. Anong gagawin namin sa mga bata? Anong pwede namin i-give sa mga bata? Just in case na mawala kami, which is yun naman ang totoo, mawala rin sa mga bata. Here in Canada, maganda ang healthcare system, education. Tapos napakadali pa maging immigrant at citizen when you compare to US. So sabi ko nga, maipasok lang namin ng mga bata dito, siguro maging citizen kami. And then, malalaki na rin naman yung dalawa kong anak. After nila mag-graduate, magtatrabaho na yung mga yan, tutulungan yung mga kapatid nila. Then siguro, pag nakita na namin stable na yung mga bata, that's the time. Pagka tayo lahat naman tayo, tatanda. Uwi na sa Pilipinas, magre-retire. Mm-hmm. Diba? And I think... Uwi ako? Uwi ako. Pero ano, I mean, ito yung pinakamaganda din sa Canada and I think ito din sana maging ehemplo or inspiration din natin. Kasi majority ng ating mga kaps sa when in Halifax or Pinay Canada Immigration Forum is yung dream nila pumunta sa Canada is because of kids. And I think yung Canada is one of the best, for me, in my opinion, sa inyo din, Canada is the best country para sa mga anak natin. So ayan, marami akong tanong personally, siguro mag-question na lang ko time to time. Okay. Pero gusto kong ibigay yung mga questions sa ating mga kap natin. So pero mga kap, pakiusap lang, i-ano natin yung audio natin if ever, make sure lang natin na walang masyadong maingay kasi yung nanonood sa live streaming baka magreklamo daw eh. Wala kasi silang tasa eh, wala silang kap, kaya hindi sila makapasok sa webinar. So ayan, si Koji, especially Koji, may tasa. Yan, dapat may kape. Kapihan eh. Kape. Si Ian may kape. So yan, dapat may kape. So anyway, I'm going to unmute everyone. Sino yung gusto magtanong? Si Mark, nakataas yung kamay kanina pa eh. So Mark, bigyan kita ng chance to ask question and thumbs up ka if you have question to Ian. I think this is a very nice question from a successful AIPP applicant. So si Ian and Shirley, nabigay na yung timeline. And ngayon, this is your time also to ask questions. Yung timeline nyo. Hey, good evening. Hi, good evening. Sir Kap, sir, naririnig ba ako? Maayos po ba yung ano? Yung, loud and clear. Sound? Okay, loud and clear. Okay, kasi may tanong lang ako. Actually, matagal na namin itong tinatanong ni Mrs. Medyo excited na kami sa application. Kasi si Mrs. yung
Applicant. Main applicant. Bali, ano siya? Naswertihan kasi walang job opening yung employer. Tapos, yung na-receive yung ano, AIPP din to, sir, ah. So, naswertihan ni Mrs. na nagustuhan siya ng employer, biglang nagkaroon ng job opening. Naging interesado. Medyo ano to, kakaibang kwento to ni Mrs. So, ayun. Ngayon, nagkaroon ng job opening yung employer, naging interesado siya. Actually, ginawa ng job opening, sir. So, ano ba yung ano? Kasi interior designer siya. Medyo ano lang kami. Medyo, alam mo yun, first time. Kasi, I mean, regulated kasi yung job. Actually, Cap Joey, sa Nova Scotia siya. So, ayun. Medyo ano lang. Ilang months ba from indoors, let's say, ngayon kasi, ano, okay na, ready na lahat eh. Yung mga first batch ng documents namin eh. Like, ECA, IELTS, ano pa ba? Reference letter from the employer. Reference letter ng employer ni Mrs. Okay na siya, ready na siya. So, ang iniintay na lang namin, yung submission. Let's say, makapag-submit kami ng first week ng July. Kailan po kaya namin maano yung ano, parang endorsement and then from endorsement, from provincial endorsement down to ano, tawag dito, federal. So yun yung katanungan. Okay. So ang tanong lang, yung kung sasubmit ka na ng application for provincial endorsement, gaano katagal? Yes sir, yes sir. Yun, ay depende sa province. Depende. Tama po ba, Cap Joey? Depende sa province yun? Mm-hmm. Depende to province eh. Especially right now, ang trend kasi ngayon, talagang mabagal. So, with regards to that, I think yung government lang makaka-define. And makikita mo din sa forum natin, yung mga timeline ng iba-iba din. Wala, kasi hindi natin ma-identify eh. Kung titingnan natin sa website, may naka-specify doon na in less than 3 months eh. Pero, hindi mo ma-identify, especially COVID eh. So, mahirap magbigay sa iyo ng numbers. Diba? Ang sa amin, 11 days. Oh, actually, sa amin, 11 days before pandemic. Before, yes. Yun yun. Siguro, so, pero, ano, kung wala talagang pandemic ngayon, mabilis. And in a normal days, mabilis. Mm-hmm. Kasi talagang yun ang main purpose ng Canada is to get mga immigrants eh, para tumulong na ma-apply pang economy ng Canada lalo. Yes. Eh ngayon, pandemic. So hindi natin masabi. And then it depends on the province. Correct. Okay, isa na lang ang tanong sir, yan, yung regarding sa proof of funds nyo. Let's say wala nang work permit. Parang willing naman si employer na hintayin lumabas yung PR, yung permanent resident. Ano ba yun? Hihingiin pa ba nila yung proof of funds since, alam mo yun, meron naman ng trabahong naghihintay? Meron. Mas mababa yung proof of funds ng AIPP work na ano? Work permit. Hindi nga. Kasi under ang sabi AIPP niya, under AIPP siya. Compare sa mga, yung mga EE, mas mababa ang proof of funds ng AIPP. Tsaka yung sa kanila kasi ang sabi niya, hindi na, disregard na yung work permit, diretso na ng PR. Sige. So, yung difference ng dalawa, kung papasok ka ng Canada ng katulad namin, work permit, and same lang ba ang sagutin kita doon, Mark. With regards to that, kung papasok ka ng work permit under AIPP program, hindi ka hihingian ng proof of funds. Kasi may trabaho, okay. May permit ka. Pero kung papasok ka ng PR, PR ka na, no, under AIPP, kailangan mo ng proof of funds. Kailangan mo. Yung AIPP, saka yung EE, kung kukumpara mo siya, mababa yung proof of funds. So, example ko lang ha, you can do it on Canada.ca, yung proof of funds for EE or express entry, nasa 23,000 for 4 families. Apat yun ha, 23,000 Canadian dollars. Pag AIPP, sorry? Sa amin, under AIPP, ang family of 6, nasa 7,000,
100 Canadian dollars. 7,000. So imagine mo 'yon kasi sa express entry hindi 'yung 7,000 kasi ang apat nga sa express is 23, dito naman sa EIPP nas around 4,000. So sa kanila, 6 persons sila, ibig sabihin spouse kasama 'yung apat na anak, that's why 6 sila nasa 7,000. So kailangan mo ng ang tanong mo, kailangan ng proof of funds sa EIPP definitely. Kung kailangan mo ng proof of funds na sa isa sa mga requirements, always go back to canada.ca, makikita mo yan na merong proof of funds. Pero kung ang pasok mo ay work permit under EIPP, hindi mo kailangan ng proof of funds kasi papasok as work permit. So may dalawang option kasi EIPP. Papasok ka ng work, papasok ka ng PR. Diba? So sa inyo, Ian, pumasok kayo as PR, right? Kami pa? Hindi. Work. Work. Mm-hmm. Work permit. Work permit yung pasok niyo pa rin. Pero naghanda pa din kayo ng proof of funds, right? Yes. As like na mga sinasabi mo sa previous live mock-up, kasi it will really help you a lot. Eh. Kasi pagdating dito, lalo na ngayon pandemic, everything is palabas. Like, o-order ka ng mga groceries mo, ganyan, may mga charges yung mga delivery, ganyan. So magagamit mo talaga yung work, yung proof of funds mo. Malaking tulong sa'yo yan sa pag-start mo rito sa Canada. That's right. Gusto ko din i-highlight, gusto ko din i-highlight sa lahat na nanonood, yung proof of funds, don't take it as a negative. Isipin nyo na lang siya, pumunta ka sa isang lugar na kailangan mo ng pocket money. Yun na lang isipin mo eh. Kasi yun yung igagastos mo pagdating dito sa Canada. So, isa sa mga requirement lang na talaga sa application is yung proof of one, medyo malaki lang sa ibang program. Titingnan nyo lang eh. Pero for me, don't take it as negative. Pero yung pag pumunta ka sa isang lugar, kahit magbakasyon ka, kailangan mo ng pocket money din eh. Diba? Yes. So, kailangan na kailangan mo para makapagsimula ka ng sarili mong buhay, makapagsettle kayo, gagastos at gagastos kayo. Even work permit, eh, kahit may trabaho ka, sabi mo yung naghihintay na trabaho sa'yo dito sa Canada, kailangan mo pa rin ng pera eh. Paghanap ng apartment, paghanap ng pagkain. Pagkain? So, Mark, thank you, Mark, for your question. Bigyan natin ng chance magtanong yung iba. Okay. Any question to sino pa? Marlon, do you have question? Kat, tatanong ko lang kasi medyo hindi AIPP yung pathway na binabala ko. Well, few days back, merong nag-interest sa akin as a caregiver. So, medyo lihis sa AIPP to. Tatanong ko lang sa'yo, Kap, yung naging experience mo na I remember na banggit mo na una kang pumunta dyan sa Canada before. Mm-hmm. Then sumunod na lang yung family mo. Mm-hmm. Ano naging advantage nun? Ano, kung napanood niyo yung video na yon, I think ginawa ko yun, that's 2017 yata yun, 2016. si Koji alam yan eh. Anyway, kinukwento ko doon yung pagpunta ko dito. Nauna ako dito pumunta ng 3 months. Ah, okay. Lahat ng requirements is the same. So kami, anak ko, are permanent resident na din. May COPR na sila bago ako umalis sa Pilipinas. Ang difference lang, I decided na pumunta dito sa Halifax na mauna. So, nauna lang ko dito. So, lahat ng documents, lahat ng papel, settled din lahat. Lahat yung PR na kami. Ah, okay. Ako lang nauna na mag-side yan. Ah, pwede pala yun. Na few months lang. Pwede. Then, kasi tinignan mo yung COPR mo, may expiration yun eh. Titingnan mo yung expiration ng COPR mo at tingnan mo rin yung health mo, yung sa medical mo. 1 year. At 1 year. Yun. Sabi ni Koji, 1 year. So, ginawa ko, okay. Since malayo pa yung expiration ng mga COPR namin, ako muna nag-decide ng, so ang target ko is 3 months. The reason why for that is test the water. Kasi literally, hindi ko po alam saan yung Halifax. Okay. As in, wala akong idea. Ano yung Halifax, ano madadatnan ko, walang settled East Coast na time, walang East Coast Filipino portal, walang when in Halifax, kung saan makapag-connect ka. Kap, ano yung idea ng when in Halifax? Ano yung buhay ng Halifax? So that time, parang
shallow, very black. So sabi ko, punta muna ako, check the water. So 3 months lang ako dito. Then after 3 months, nag-shared room muna ako with shout out kay Galido family. Nag-share room muna ako. Mas nakaka-discarte ka kasi share room eh. Kunti lang yung gastos mo. Tapos adobo for the whole month. Adobo. Adobo rice. I mean, makaka-discarte ka. What I mean is makaka-discarte ka for 3 months. So that time, may 3 months ako to look for apartment, look for school, look for a job. And nagawa ko yun in 3 months. And I think best advice ko din, kila Ian din, yung apartment, hanapin mo yung malapit sa school, malapit sa work. So yun nangyari din sa akin, yung apartment ko right now, Koji, makapag-testify yan, yung trabaho ko is walking distance. Yung apartment ko, walking distance naman sa school. Di ba, Koji? So, makakadiskarte. Pero dahil nasa Canada na, palagi siyang nakakotse, kapunta sa work, kahit pwede na ka. Okay. Level up na Canada na eh. Kahit 10 minutes. May pangkotse at gas na eh. Malamig daw, malamig. Malamig. Malamig daw yata. Malamig. So, pero there is no way, makapal. That's the main advantage. Makakadiskarte ka, yun lang. Yun. Kasi parang ganun yung napag-usapan namin ng wife ko na ako na muna, just like you said, test the water para hindi kami mga pa, nasabay-sabay pagdating doon. I think ganun din ang diskarte nila Ian and Shirley, is sila na muna dito para makapag-settle dito. I think wala namang problema eh, kasi basta valid lahat ng papel mo. The keynote din is dapat valid lahat ng papel mo. Yes, so, additional lang, Kap. Actually, kung walang pandemic, hayaan ko muna si Mrs. Tito, ikaw muna mag-isa dun. Kasi walang kasama yung mga bata pupunta dito. Although malalaki na sila, they don't have the experience flying plane alone. Kasama lang yung mga kapatid nila. Pero siyempre pa rin yung kasama ka eh, para mas masisecure mo sila eh, on the plane papunta rito. So sabi ko, ikaw muna. Kaya lang, eto na nga, pandemic, ang laki na ng gastos namin. Consultancy, lahat-lahat, pati yung plane pagpunta dito, kung magkano yung ticket, which is sobrang mahal. I decided na sumama na para makatulong na rin sa pag-work, makapag-ipunan ng ticket agad sa mga bata pagka lumabas yung PR. I think, yeah. So, I think that's a very good point in perspective, co-perspective. Pero to add lang, no, Cap, add ko lang, no. Based kasi dun sa dati sa experience ni Cap Joey, feeling ko ngayon, ang pinaka-benefit lang ng mauuna ka at isa-sacrifice mo yung family talaga is bukod sa is yung gastos lang talaga eh. Kasi dati, wala pang mga settled East Coast, walang East Coast Filipino portal. Pero ngayon kasi, dahil nga nagkaroon na ng mga ganun, yung sinasabi nilang kakapain mo, napakabilis na lang yun. Kung okay, si Cap Joey, 3 months ang tinake niya dati para ikutin ng Halifax at kung saan-saan mag, alam mo yun, i-check yung mga bagay-bagay. Ngayon, magagawa mo na yun kahit 1 or 2 weeks. So, yung gastos na lang talagang, I mean, to be practical about it, gastos na lang, pero lahat talaga ngayon, ang dami na nating mga success stories, kamukha ng Rapadas family, yung mga ganyan, na talagang i-based mo na lang doon, ang dali na talagang matansya lahat yan. Correct. So, yun lang yung ano doon. Kumpara noong 2016 na talaga nangangapa ka sa dilim. Oo, wala na. Mangangapa ka na may ilaw na. Sabi ka na. Kaya nang dali na maghanap ng apartment, yung Filipino community, grabe. Yes. Filipino community sa Halifax is very helpful. Yes, so shout out din sa mga Filipino community dito sa New Brunswick. They are very accommodating. Kami coming from Saudi Arabia, okay, Middle East. Syempre kanya-kanya doon, may mga Pilipino pero kanya-kanya ng buhay dito. Hindi kami makapaniwala. To the point na yung isa kong kumpare dito na kasama ko sa house, sabi niya, pare, parang there's something wrong. Baka mamaya may hihingin sa ating kapalit to. Sabi nila, yung mga gano'n nagtatakot kami kasi every day, araw-araw, actually we're on a 12-day quarantine now. In 2 days, lalabas na kami. Ever since day one hanggang ngayon, punong-puno ng pagkain ng rep namin. Seryoso. Yung tipong, hindi na nga namin pinoproblema. Katulad yan, lunchtime, may pagkain kami. Mamayang hapon, panigurado yan. May tatawag o magte-text sa amin. Baba kayo o kunin niyo yung pagkain dito. May pagkain na naman kami mamaya. That's it. Ang itlog dito, hindi maubos-ubos. Sabi ko, sir, gagawin na nga namin sisiw to.
Palalaki na namin. Nagawa na kami ng lecho plan. Oh, nagawa na kami ng lecho plan lahat na hindi maubos-ubos. Grabe. Kaya shout out to Ate Gina Moreno and kumubuo po ng Filipino community dito sa New Brunswick. Mabuhay po kayo. Yun ang kagandahan na yung example nga ni Coach talaga. Hindi mo mako-compare yung 2016 din sa ngayon. Kasi ngayon, ginamit natin yung social media platform para makatulong din sa iba. At least, dito sa amin sa Halifax, if you're coming here, message lang kayo at we will do our best. Ang daming mga gustong tumulong na cup natin to help yung mga newcomers. Si Koji, si Kuya Al, si Donic, marami pa. Hindi ko na i-mention kasi baka magtampo. Pero ang daming gustong tumulong sa amin. Diyan sa, ano, sila Ate Gina Moreno. Yan, chat mga mga. Chat tayo New Brunswick Cup. Puntahan natin sila. Punta sa, yes. Pupunta tayo sa, ano, New Brunswick. Pag matapos ang pandemic na to, road trip. Road trip tayo. So, ayan, may mga questions pa kayo ki Ian with regards to IPP. At least give chance natin yung mga nandito. Si Danica girl, nakita ko nagkape. Talagang, cup talaga to. Cup. So, Danica, do you have questions? Oriel, any questions? Meet kita, ano, Danica girl. Mark, Bernadine, JJ, si Jinky, Bariol. Ayan. Wala. Walang questions. Ayan, sige, Danica girl. Pwede po? Pwede, kasi pwede. Kanino, yun na walang po kasi kanina ng audio. Gusto ko lang po tanong kung ano po yung NOC ni Madam. Ano po? C012. Ano? 3012. 3012. NOC 3012. Ano po yung NOC name? Work back. Nurse po? Yes. Ah, okay. Ayan, si Jova. Ayan lang. Okay. Thank you, Danica girl. Si JJ. Do you have question, JJ? Si Jofel. May question ka, Jofel? Grabe. Umusun yung kape ko. Naumusun na yun. Ang ganda. Wala na nga din, Hello, Kaps. Ang ganda ng kwento ng Rapades family. Sobrang inspiring. Salamat sa pag-share. Kasi kakaiba yung dinanan nyo. Stressful na nga yung normal procedure. Pero yung hinaluwa ng COVID, yung sinasabi niyong pwede na maghiwalay, naniniwala ako doon. Kasi yung doon sa normal setting nang nag-aaway na nga kayo eh. Paano ba ito? Yes. Ito yun, Koji. Dami ng requirements, documents. Pagdating kasi doon, hindi ko siya pinakikialaman eh. And ako nga yung nag-re-research hanggang sa nakita ko na nga si Cap, then sa mga forum, ako naman on that side, social media side. Ngayon, eto na, pagdating na nga nung pandemic, yung tipong bibili ka ng ticket, ah. To tell you honestly, ito sabihin ko sa inyo, ang special flight na ticket na kinuha namin, sinabi ko na kay Cap kanina, 120,000 pesos, one way, isang tao. So, dalawa kami nilito, 240,000 pesos. Knowing na pagdating mo sa airport, there's a big possibility na hindi ka matanggap kasi tinanggihan na kami ng employer. Yun na, yun ang mga medyo, di ba? Kahit sino na nga. Anong gagawin ko? Sabi ko, hindi ka, kung hindi ka marunong magdasal, ayoko na. And then, ang lalaki, kalalaki kong tao, that's the first time that I experienced hyperventilating. Nag-breakdown din ako. Panic attack ako. Hindi ko alam ang gagawin ko kasi wala na, all in eh. And then, it came to my senses na, oo nga naman, andyan na yan eh, ano pang gagawin mo? Kaysa uuwi ka sa Pilipinas, wala ka rin dadat ng maayos sa Pilipinas. Kung magbaback to zero ka sa Pilipinas, oh my God, alam niyo naman ang sitwasyon sa Pilipinas. Kaya nga sinasabi ko rin sa ibang OFW na if they will going to find a place or a country na magiging immigrant kayo, i-grab nyo na yung opportunity kasi we are proud that we are Filipino. Pero we are not proud of our government. Kasi wala, hindi tayo naaalagaan ng gobyerno natin sa totoo lang. Mm-hmm. Diba? So yun, kaya all in na kami. Bahala na. Bahala na. Pero sa ganyan, wala man sigurong one year, makikita nyo sobrang sulit na lahat ng sinacrifice. Ilang buwan lang, masaya na siguro. Pag nakalabas-labas na kayo dyan sa apartment, ang bilis na. Ang bilis na yan. 2 days pa, kating-kating na nga mga paa kasi galing na nga kami sa mahabang quarantine. March
March, na ako ng work. Oo, nag-apply na siya ng work. Tapos Saudi, lockdown kami, hindi rin kami makalabas. Ito na yung kinahihintay. Dati hinihintay mo lang magkaroon ka ng papel. Ah, dati hinihintay mo lang employer. Nagkaroon ka ng employer, hinihintay mo yung papel mo. Tapos sunod, hinihintay mo naman yung visa mo. Hinihintay mo yung flight mo. Ngayon, hinihintay mo na makalabas naman. Kasi quarantine, literal. Pero 2 days, yeah, looking forward sa 2 days na yan at makapaglakad-lakad kayo. And napakaganda ng weather ngayon kasi parang Pilipinas-like. Pero tsaka maganda sa New Brunswick, tinitignan ko sa internet. I mean, yung ano, ganda din sa daming pasyalang pwedeng puntahan pag okay. Maganda. Pag summer. Pag summer, yun na yung puntahan talaga eh. Saka ano eh, magandang bisitahin din ang New Brunswick. Mga Nova Scotia and New Brunswick po ay 4 oras. Drive from here. So, siguro sa mga taga Bicol, 12 hours drive yun from Bicol to Manila. Parang EDSA lang pala, 4 oras. Okay. Traffic yung bro. Sabay, ayan. So, kung walang mga tanong, tayo na magtatanong, Coach, kay, ano, kay Ian, para ano, binigyan natin ng chance. Ano mga kap? Wala na kayong mga tanong kay Ian? Yeah, question pa. Baka meron kayong... meron akong question. Ayan, ayan, question. Hello, hello pala, ako pala si Jongfel from Dubai, UAE. Hi po. And, una sa lahat, thank you kay, ano, kay Cap Joey and then the rest na nag-initiate nitong, ano, nitong webinar. I think marami tayong matutunan and then, I think marami din tayong ma-share sa mga yung nandiyan na like si Adrian tsaka yung family niya, yung wife niya. So I think marami din tayong matutunan from them. Siguro yung question ko kasi kaka sign up ko lang sa isang immigration consultant dito sa ano sa Dubai. Siguro regarding doon sa demand ng job na in-apply nila for me. Kasi currently sa HR department ako. So yung job na in-apply nila is admin assistant. So paano kaya, I mean, gano'n kaya siya in demand sa under sa EITB program? Okay. Sa Halifax, sure ako, bago yung pandemic, nakikita ko sa mga job posting, maraming admin assistant na positions. Bago pandemic, ha? Actually, yung isang kasabayan namin dumating, kilala rin ni Cap Joe yun. Admin assistant yung naging work niya. Tapos nung mga time na yon, makikita mo sa mga job postings, marami talaga. Pero that was pre-pandemic. Kasi parang nung nagkaroon ng pandemic, yung mga, pag nagsisearch ka sa mga job sites dito, karamihan mga frontliner positions. Normally yung mga, kasi yung mga bukas noon, yung mga nasa grocery, yung mga ganito. Yung mga office medyo nawala. So, dahil kabubukas pa lang ni Halifax dito, siguro mga, ewan ko, Cap Joey, tingin mo, baka bumukit na yung mga yan? Feeling ko, ano, hintay lang tayo. Number one na tandaan natin dito sa Halifax, number one na tandaan natin, it's a growing city talaga. So, maraming job opportunities dito sa Halifax. Sa admin naman, marami din ako nakikita. Pero, compare mo sa healthcare, mas madami ang healthcare. Sobra. Sa healthcare, automatic, kahit pandemic, nag-hire sila eh. So, walang, kailangan hindi siya naging issue kahit nagkaroon ng COVID. No. Walang, no issue. Correct. Ang ano lang natin, advice ko hindi lang. Hindi maubusan ng opportunity, basta healthcare. That's true. Pero another one na, ano, is bantayan mo palagi yung jobbank.ca, jobbank.gc.ca, tapos tingnan mo din yung mga other job searching website. Indeed. Ako sa Indeed ako nagtitingin. Yan. Tingin-tingin lang. Pero be careful lang kasi may mga, between kasi yung pag pinag-uusapan legit, pag tinatanong mo legit sa akin, palagi ko sasabihin is job bank. Kasi government yan eh. Hindi ka makakapaglista doon ng trabaho kung hindi ka registered business dito sa Canada. So kung pinag-uusapan 110%, sigurado ka cap na legit yan. Job bank. Pero kung gusto mong magtingin-tingin ng mga job, Indeed, LinkedIn, 'di ba? Pwede ka magtingin doon. However, make sure mo lang na legit employer 'yon. So 'yun lang naman. Tingin-tingin ka doon. Sabi nga ni Coach, before pandemic, ang daming trabaho, admin, may mga nakikita tayo. Ngayon medyo slow kasi literally po ah, lahat na nanonood,
Sarap, nagsarap po yung mga company and businesses dito sa Halifax. Si Coach makakapag-testify din yan. Pero share ko rin, Caps, no, yung sa story nung sa wife ko. Kasi yung wife ko yung nakapunta dito sa Halifax. Eh. Sinabit lang ako eh. Mm-hmm. Siya talaga yung primary applicant. So, share ko lang sa mga gustong mag-try ng AIPP. Although kami, hindi kami AIPP. Nung naghahanap yung wife ko ng work dito, so PR na siya, naghahanap siya ng work dito. In 2 weeks siguro, nag-apply siya ng mga, kung di ako nagkakamali, mga 200 job positions. Ganun kadami yung makikita niyo sa mga job search. So sa 200 na yon in 2 weeks, meron lang nag-reply sa kanya na dalawa. Tapos it ends up, dun sa dalawa na yon, yun na yung trabaho niya hanggang ngayon. Kaka 1 year lang namin dito sa Halifax. So, to give you an, ano lang, parang to give everyone an idea lang na huwag kayo mawala ng gana na kunyari magsubmit kayo ng 30, tapos feeling nyo walang nagre-reply. Eh, kung yung PR nga na nandito, 200 ang sinabitan. Diba? Ang kailangan nyo lang naman makakuha ng isa eh. Tapos malaki na yung chance nyo pag nandun kayo. Normally, ang Pilipino naman magaling kahit saan mo ilagay. Kahit yes. Anong sitwasyon, basta paghihirapan nyo yun. Diba? So, from 200, dalawa lang yung nag-interview sa kanya. Hindi siya natanggap dun sa isa. Pero yung isa, so hanggang ngayon, yun yung work niya. So kasi meron kasi akong nakikita sa forum pagka tinitignan natin, yung iba magsubmit ng 30, 50, tapos wala nang gana. So yun, ganun talaga. Kumbaga, swerte ng isa, hindi naman swerte ng isa. Kumbaga, so, tsagain nyo, kumbaga, ganun. Yun lang ang ano dun. What okay. More for AIPP, di ba? Ito PR na nga. So yun ang real talk sa paghahanap ng trabaho dito. Totoo yun. Taga talaga. So, thank you Koji for sharing that kasi inspired din natin yung iba nating cap na nanawawalan ng pag-asa paghanap ng employer. And I think kailangan natin i-highlight yung PR na nga nandito na nahirapan pa. How much more nasa outside Canada ka, 'di ba? So, don't lose hope. Push kayo ng push kasi pag nakahanap kayo, sabi ko nga gold mine 'yan eh. Gold mine talaga siya. So, yun. Ano yung sinabi mo dun sa ano mo, makahanap ka ng isa ginto? Yeah. Sabi mo yun doon sa isang show mo dati, di ba? Yun na yun. Yun lang naman na kailangan. Correct. Ginto talaga. Sabi ganun. Sana marami pang tanong kasi nakarami na akong kape. Medyo... Oo, oh, wala na kayong tanong. Naubos mo na yun. Hyper na ako eh. Ano sa tanong ko ako? Sige, Dani. Kasi po ano, schoolers po ako dito sa Qatar. And then, nag-work din ako as receptionist admin. So, hindi ko alam kung ano yung ma-applyan ko sa AIPP. Yung asawa ko din, siya din sana yung principal applicant. Customer service naman siya. Pero gusto ko sana i-try kami pareho. Hindi ko naman alam kung saan ako papasok na NOC. Nurse daw siya. School nurse. Kung ano, kung sa 3012, tingnan mo yung ano, punta ka sa NOC, makikita mo yung job listing, yung job responsibility. Tapos, yung job, ikumpara mo, yun sasabi ni Mel, dapat 90% doon nagmamatch. Kapag na nagmamatch yung trabaho mo at yung redescription ng 3212, then 3212 ka. So, pero most po kasi ng mga trabaho ko, pag ano, sa admin, sa ano, reception admin, kasi paperwork siya. Kung lahat ng job description mo ay nagpo-fold doon sa admin, so dapat 90% doon ba ay nagmamatch doon sa admin? Then sa admin, NOC ka. Kung 90% kahit po, nagmamatch doon sa kahit nurse. Kahit post, ang education po is nurse. I mean, BS nursing. Wala po kayang magiging problem yun. Ah, hindi ka BSN? BSN po. RN po. RN ka sa Pilipinas. Yun. Basta ang kilang doon, kung ano yung description ng job description mo dito sa NOC, 3212, tapos ito yung current job mo, dapat nakamatch talaga siya. Doon ka magpipili. Kasi kailangan mo patunayan din yun eh. Yung sa job sa employer mo. So, ikaw lang makaka-identify ng ano yung description. Basta ang kilang doon is 90% ng description ng NOC at ng job ano mo ay nagmamatch. Yun lang yun eh. Kasi school nurse, may mga school nurse na pasok doon by title, pero yung job description, iba. Diba? Ayan. So thank you Danny. Then ano, himay-himayin natin yung application nila iyan before kasi medyo malamig na yung kape. So kailangan himay-himayin yung question sa ano sa AIP. Ayun,
for everyone that are joining, maraming salamat. If you have question with regards AIPP, comment kayo sa chat box. So ako na magtatanong kay Ian. Handa ka na ba, Ian? Yes. So ayan. Ayan. Caps, ah. Ano, sign out muna ako mga caps, ha? Balik ako. Yung boss ko kasi gutom na yun. Okay, sorry. Pero mabuhay kayo. Thank you ulit. Maraming salamat. Maraming salamat. Maraming salamat, Coach. Ayan. With Ian, na-mention natin na nakapaghanap tayo ng employer through the agency, and then through the agency, sila nagbigay ng employer sa'yo. So, hindi mo ba personally na, hindi nyo ba na personally experience maghanap ng employer through online or si agency nang nagbigay sa inyo? Hindi. Immigration consultant. Yung consultant na. Kasi, Kap, di ba, as you, do sa mga previous, ano mo, live mo, sinasabi mo, there's two kinds of investment pagdating sa Canada. Mm-hmm. Unang-una is yung DIY na sinasabi, mm-hmm, wherein mag-i-invest ka ng time to research, yan yung maghahanap ka ng trabaho, take time to check ko yung mga NOC mo, kung magtutugma ba talaga, like sinasabi mo kanina, 90%, and everything, check mo rin yung background ng employer, kung legit ba talaga sila, yung mga provincial nomination, EGA, IELTS, everything, yun yung time-consuming, doon ka mag-i-invest sa time. That's right. Wala kang gagastusin doon, syempre, based on your own experience. Ngayon, sa ano naman namin, sa amin naman, ang ginawa namin is nag-invest kami by money, by hiring immigration consultant. Although, medyo mahal talaga, pero kasi sa kami, may edad na rin kami, wala na kaming time. At that time, may trabaho siya, may trabaho rin ako. Wala na kaming time maghanap ng ano, ng employer namin. Kasi pag galing mo sa trabaho, pagod ka na, kung hahanap ka pa ng employer, mahirap. So sabi namin, sige, di mag-immigration consultant. Si consultant na ang naghanap ng employer. And this is the first employer agad na in-offer, ano? Ito na talaga. Offer niya agad, tinanggap naman. Yun na nga, dire-diretso na. Interview. Yeah. Sorry, Klop. Ay. So, sorry na wala. Anyway, another question is just to add on nga, sabi ko nga, kapag nag-DIY ka, kala ng karamihan ay nakakatipid kayo. Pero always value your time. Ito yung kulang sa atin as a Filipino. Kala nyo okay lang mag-ano. Alam mo yun, hindi binavalue yung oras eh. Pero pag nakaapak kayo ng Canada, masasabi nyo, ay, mahalaga pala per hour ko. Kasi binabayaran rin sa Canada as per hour. So, another one is, sabi ko nga, oo, nag-DIY ka, nag-invest ka ng time mag-aral, tama ba yung investment mo? Baka hindi tumatakbo yung investment mo. Kasi hintay ka ng hintay, gawa ka ng gawa ng resume, etc., etc. Pero hindi naman nag-work out kasi kailangan mo talaga ng tulong. So, yun yung kailangan itimbang kasi palagi tayo sa When in Halifax. If you're a DIYer, then we are here to help you. If you want to hire a consultant, we have a consultant here. With Ian, magandang i-highlight yun eh. Ito yung investment ko. Invest na lang ko sa agency para mas mapabilis yung aking proseso kasi ayoko na din mag-spend ng oras ko kasi mas mahalaga yung oras ko. Itatrabaho ko na lang yun. Diba? So, ayun, Ian, nakakuha na tayo ng employer, na-process yung mga documents, fast track tayo with regards to the documents. Yung family nyo ba ay kasama na sa application nyo? Ano yung mga challenges with the document? Kung pinag-usapan natin yung documents, ano yung challenges? Pinaka nahirapan kayong kunin, and ano yung magiging advice ninyo to everyone? Oh, ikaw muna, yung EKA mo. Nagkaroon ka ng problem. Doon ako nagka-problem sa EKA ko kasi hindi ko na-receive yung hard copy sa Saudi. So, nag-request pa ako another bayad ulit for the electronic copy. So, as in, ang tagal, biro mo, June nila na-receive yung transcript ko. September, ang tagal ng processing nila, wala pang pandemic nun. September 2019, na-approve yung application ko, which is, I don't know. Kasi yung, ang pangit lang dun sa CES, hindi sila nagbibigay ng soft copy.
kung ano yun na yung equivalent nung ano ko, yung pinag-aralan ko. Talagang aantayin mo yung hard copy. Eh, magsasubmit na kami ng ano, ng application for provincial endorsement. Wala pa yung ECA ko. So, tinapos pa ulit yung nag-intay kami hanggang December, hindi dumating. And after nung holiday, nag-recruit na ako. Panic copy, nagbayad ng additional fee, and then mga after 3 days naman, binigyan ako ng electronic copy, which is yun ang sinabit ko dun sa INB portal. Tapos, yung mga documents naman, Kap, kasi kami, matagal na kami nag-upload, so everything like birth certificate, mga ganyan, is kung hanggat maaari, 3 hanggang 5 kopya meron kami, kumukuha na kami sa Pilipinas. Ayaw na namin nung pila-pila, ang hirap kasi ng ganun. Like, anong nagbaas yung kami sa Pilipinas kasi bago kami nagpas ng papers namin for visa sa BFS sa Saudi, nagbaas yun sa Manila, 1 week lang. Kinuha namin kasi, kaya naman kami umuwi, para makita rin yung mga bata, and then kumuha kami ng NBI. Would you believe kumuha kami ng NBI, tigda 2 piraso pa kami. Dalawang copy para lang, alam mo yun, pati yung police namin, police clearance sa Saudi, ganun din. 2 kopya din. Para just in case, ma-misplace mo yung isa, mawala. Hindi malaking problema na, oh, wala, kukuha na naman akong bago, maghihintay ka na naman ng time. Mm-hmm. At least yun, nakatipid ka sa oras kasi pag nawala yung isa, meron ka pa yung isa. That's right. So, ayan. Meron tayong pumasok, of course, a very special one. Yay! Special cake. Special cake. And of course, si Miss Mel of Adopt International. Hello everyone. Akala ko 9 o'clock. Bumili pa man din ako ng kape kasi sabi nito, hindi ako papapasokin pag walang kape. Hindi ka makapapasok kung walang kape, Mel. Eh. So bumili ka. Pero ano, Mel, malamig na yung kape namin. Kanina pa kami. Akala ko talaga 9 o'clock kaya lakwatsa pa ako sa labas. Sabi ko na marami na yun. Talagang hyper na ako. Pasensya na po. Kasalanan po. Pero ayan. So if you have questions, nandito naman si Miss Mel. Mas uminit yung ating pihan kasi nandito si Special K. Also Miss Mel. We have also Ian. Ayan. So ang daming mga special. Of course, our guests. Ang daming mga guests natin. So yun. Ayun. So na-process natin yung papel. Challenging nga yung ECA. Nakapagbigay na tayo ng advice with regards to that. Challenges with the documents, napag-usapan natin. Ano pa yung magiging advice ninyo, Shirley, with regards to EIPP? Pag-collect ng documents, pag-process. Ano yung mga tips ninyo sa ating mga kap? Make sure lang talaga meron kang checklist para hindi ka nakaka... yung may na-miss. Dapat kasi talaga may checklist ka kasi anong nangyari sa amin, lahat ng nire-request ni immigration consultant, napapadala ko. So may checklist ako. Then after nung mag-endorse, kukuha na kami ng application for provincial endorsement. Sabi niya, wala na nang... So, yun yung hirap. Tapos, yung umpisa, ang hinihingi niya is JPEG copy. So, lahat ng pinadala ko is JPEG copy. Maya-maya, nung mag-a-apply na ng provincial endorsement, ang gusto naman niya, PDF. So, ang gulo. So, panibago na naman, convert. So, better na kung mag-send ka ng mga copy mo, better meron kang JPEG at saka PDF. Ayun. So I think this is a very unique one with regards to pag-secure ng files. Make sure you have a JPEG and a PDF file. Ayan. So ayan, I think we're good with the flow ng EIPP. Nakakuha na tayo ng mga tips and advice from Shirley and Ian. Kasi na-mention natin na pagdating ninyo dito sa New Brunswick, nakapag-settle kayo because may mga Filipino community na tumulong sa inyo. Literal na tumulong. Ah. Hindi na lang sa literal na tumulong sa inyo, nagbigay ng mga pagkain. Ano yung magiging advice ninyo for everyone na papunta na dito o nangangarap na pumunta dito sa Atlantic Province? Ano yung magiging advice ninyo like how to connect to other people, join sa mga forum? Ano yung magiging tip ninyo for them?
Bali sa inyo kami nakakuha ng insight eh. Kasi nung sabi mo nga na, uy, pupunta pala kayo dito, may kakilala ka rin sa New Brunswick, ganun-ganun. So, nag-check yung husband ko ng mga Pilipino community dito. Then, before pala, nakikipag-chat na siya. So, nagtatanong na siya kung kailan ang punta namin. Tapos dati, nung pumutok nga yung lockdown ng Canada, in-advise niya na kami na, ngayon lang yan, antay tayo, mga after 3 weeks, mag-o-open din yan. At least meron na kaagad na nagsusupport sa amin, tsaka alam mo na pagdating mo, i-welcome ka. At nag-a-advise na rin sila kung ano yung maganda talaga. Which is, nakakatuwa, talagang napaka-warm ng pag-welcome nila sa amin dito. Starting nga nung pagdating namin sa airport, ando na sila. Tinulungan nila kami ng paano kumontak ng taxi kasi yung dala naming SIM wala na, hindi na kami makakontak, tapos wala kaming data. Then after that, yun nga, nandito na kami sa quarantine place, nag-ano sila na kung gusto nyo ipag-grocery namin kayo, sabihin nyo lang, tawagan nyo lang kami. Then every night, dinner time, nagdadala sila ng ano, ng lutong ulam para sa amin. So, iniiwan lang nila sa labas, tatawag lang sila, magpa-pass-in lang. So, talagang, tapos, ang sabi pa nila, oh, you will need an apartment. May i-refer ako sa inyo na realtor. Maganda talaga na may network ka. Para at least yung pagkilos mo, hindi nasasayang. Tapos sila, alam na naman nila kung saan place ang maganda, sino ang dapat kontakin. Miski na sa pag, ano, may sinasuggest din sila kung maghahanap kayo na sasakyan. Kontakin niyo tong si ganito, yung ganun. Mm-hmm. I think yun ang pinaka ano highlight ko lang sa inyo na if you're coming here, don't hesitate to network, don't hesitate to message. Kasi especially dito sa Halifax, dito naman sa Halifax, we have settled East Coast. Na tinutulungan din namin yung mga newcomers. Literal na we look for an apartment, gaya kay Harold. Harold San Pablo is watching. So tinutulungan din natin. So, and hindi yun magiging posible kung wala tayong people behind ng Settle East Coast. Kaya, shout out sa lahat ng mga tumutulong din sa Settle East Coast. Ang dami nagtutulong din. So, parang sabi nga namin ni Koji, it's a modern bayanihan. So, we use the social media to help other kababayan using the social media. So, for everyone are watching, utilize this opportunity para makapag-connect through social media. Don't hesitate, huwag kayong mahiya kasi kailangan natin eh. Kailangan natin ng isang tao na pwede lang matanungan. Kahit tanong lang, Kap, kumusta ang weather dyan? Tama ba yung jacket ko? Mga literal na ganun ha. Tama ba yung jacket ko? Kasi baka yung jacket ko sobrang kapal o sobrang nipis. Kapasama ka pala. No? Diba? Literal sa akin, hindi ko alam anong jacket ko eh. So that time, kala ko napaka kapal ng jacket ko kasi Pilipinas eh. Diba? Pagdating ko dito ay manipis pala yun. Diba? So, yeah. Ano yung best time to immigrate? Ano ba? Summer time ba? Winter time? Fall ba? Gaano ba kalamig? So those are the basic question na kailangan yung i-reach out yung mga nandito. And don't hesitate. Like kila Ian, nakipag-reach out, nakapag-usap tayo. And of course, sa forum, Pinoy Canada Immigration Forum. So join kayo. Ang daming mga tao din na tumutulong din. So, hashtag modern bayanihan. Ayan. Modern bayanihan. Correct. Ayan. Ayan. Hi. 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 JJ. Cute ni baby girl. So, do you, mga kap, may mga questions pa kayo. Ayan, himay-himay ko na yun from application, documents, nakapunta na dito, nakapag-settle sila to the help of our kababayan. Any questions or additional inputs or insights na gusto nyo kaya? Miss Mel, any message or inputs na gusto natin i-share to all our EIPP applicants or aspirants na pumunta dito through EIPP program? Actually, yung mga nasa application process pa lang, as much as possible, it will be better na makipag-connect na kagad. Kasi maraming pwedeng input na maibigay yung mga nandito na para dun sa mga aspiring o doon sa mga inaasahan na natin na pupunta ng Canada. So when it comes naman with the application process, as long as naman kung mag-DIY ka, as long as naiintindihan mo naman talaga yung proseso, yung checklist, then wala na talagang magiging problema. And welcome kila Ian sa Canada. Ayan.
Yes, thank you Ate Mel. Gusto lang pa namin pasalamatan kasi hindi ka nagsasawa pagka yung mga personal questions ko regarding sa pagpasok dito hanggang sa kahuli-hulihan na nagkaroon kami ng malaking problema regarding sa employer. Sabi ko nga ng asawa ko, wag mo nang basahin yung comment ni Ate Mel kasi stress lalo. Pero sabi ko, we need to face the reality na ganun talaga po pwedeng mangyari sa'yo, A to A. Pagdating mo dito, ayaw na sa'yo na employer. Pero guess what, Ate Mel? Sabi ko nga kanina kay Cap Joey, very smooth. Pagdating namin dito, tinanong kami ng border, ano ang quarantine plan mo, which is ipagandaan namin. Meron kaming papers. Leasing contract ng 14 days sa apartment. Tapos na. Pagdating namin sa immigration, siguro nakita nila haggard na kami. Sabi niya, I need your passport. Then inaabot namin yung papel. I don't need that, sabi nung immigration. Just sit over there and I will call your names later on. Yun na. Tapos 10 minutes, tinatakan na yung passport namin, tinawag kami, sabi, welcome to Canada. Nako, talagang para sa inyo yan. I mean, yes, talagang yes. Diba sabi ko naman sa inyo, ever since nadadaan naman niya sa dasal. So talaga naman, talaga naman malaking tulong yung ating ginawa. Hindi lang pala DIY, hindi lang din consultancy, hindi lang pera, hindi lang time consuming. Sasamahan niyo ng dasal. Yes, actually lahat ng gagawin natin. Hindi minsan nakakapagtaka, may mga client din naman na tawag doon, kumpleto ng lahat ng documents. Kung titignan mo, 99% papasa to kasi kumpleto naman eh. Pero bakit nare-refuse? So talagang merong iba ring ano, kaya lagi ko sinasabi wala sa atin ang kalahati ng desisyon. Kalahati nasa taas. Kapag kasi sinabi niyang good, pasok ka, then talaga makakapasok ka regardless of the hurdles. Yeah. Amen. Amen. So, sabi ko nga sa mga vlogs ko din, I think si Koji na panood niya din to, is kailangan din talaga natin ng dasal. Sabi ko nga, 90% dasal lang eh. Kasi hindi ko matandaan yung application. Parang go with the flow na ako nung application ko. Yan, prayers lang and connections. Alam mo yun, research. Then 90% talaga prayers eh. Kasi like, for example, kila Ian yung parang tinitingnan ko sa chat doon eh, sa forum, sa trend, parang suntok sa buwan to ah. Pero tiwala lang. Kasi walang mangyayari kung hindi ka magtitiwala. I mean, tiwala lang kasi may mangyayari talaga sa tiwala. Diba? And dasal. Yun. Thank you, Mel, for the insight. Another one sa lahat ng mga na nangangarap na pumunta sa AIPP, huwag din kayo pong mawala ng pag-asa kasi may hope po talaga eh. And another question na palagi natin tinatanong, yung AIPP pa ay until 2021 na lang. Paano po pag wala na ng AIPP until, wala na ng AIPP sa 2021? So, Ms. Mel, paano yun, Ms. Mel? Ibigay ko yung tanong sa'yo kasi that's the common question na tinatanong sa atin. Kasi Ian Rapadas is one of the successful AIPP applicant. Nandito na sila, napaka-smooth yung process. Ngayon, nandito na sila sa permanent resident. Pero ang problema ng AIPP hanggang ng 2021 eh. So, what if wala na, paano naman yung ibang AIPP aspirant na hindi pa sila nakakasimula? So, Ms. Mel, ano magiging advice mo as a perspective ng isang immigration consultant, paano kung wala ng AIPP? Anong kanilang next step? Anong pwede nilang gawin? Ano yung best advice mo for them? Una sa lahat, si government lang kasi o si Atlantic Provinces lang ang makakagawa ng paraan to extend it. So, depende yan kung ano yung needs pa nila. Pwede nilang palitan yung program under the AIPP, pero pwede silang, kumbaga pwede nila yan i-amend anytime after this. So, pwede nilang i-extend, pero pwede nilang i-amend yung program. Pero, kahit naman na wala ng AIPP, ang dami-daming program ng Canada. Pwede ka naman pumasok ng Canada under ng working permit. Kapag ka once na nakapag-work ka na dito, laging may provincial nominee program. At the same time, meron pa rin namang express entry under ng Canadian Work Experience, Skill Trade, at saka ng
tawag doon, federal skilled worker. So, laging may paraan para makapag-permanent resident kayo. So, not unless na lang kung yung position is very low at walang ilalabas na program para sa mga low skills. So, depende ko ano yung mga mapapasok yung trabaho. Pero, kung ang tatanungin is possibility na mag-PR, lahat po ng pumapasok ng Canada, mapwera sa tourist visa, then lagi po yan may way or may pathway for PR. Ayan. Thank you, Ms. Mel, with that insight. That's the common question that lagi natin may itatanong. So, I hope you're able to answer that question. Again, mga ka, napakalamig din ng kape at of course, mainit yung usapan natin. Sorry. Ayan. So we're almost at the ending of our webinar. Ms. Mel, thank you very much for your presence and to everyone that joined our webinar. Maraming salamat. And of course, Ian, Shirley, buong puso pa kami nagpapasalamat sa inyo for sharing your timeline, your experience, your tips and advice. Maraming salamat for that. And before we end our webinar, our kapihan sa Wedding Halifax, ano ang inyong magiging last and final tips for our viewers na nag-join sa ating ngayon? Ano, ang talagang tip ko is, mag-pray kayo. Prayers talaga changes everything. It really helps. Sa lahat ng mga balakid, siya lang talaga. Tsaka, yun nga, have faith. Tsaka, remember God is in control, always. Yes, totoo yan. Tsaka ito pa, ako kasi bilang, siyempre bilang lalaki, tsaka bilang head of the family. Ang mga nagiging decision mo is there's always two ways, left or right. So, dapat ahead of time, tinitignan mo na ano yung mga pwedeng mangyari. Kung si left ba ang mangyayaring decision o yung result ng decision mo, anong gagawin mo if this happens? Or if si left or si right naman ang mangyayari, anong decision ang gagawin mo? Anong action ang gagawin mo? So with regards to that, ahead of time, pinaghahandaan ko na yung katulad nga ng pagpunta namin dito. Anong mangyayari sa amin? Actually, yung additional lang, yung ways na sarado dati ang Saudi, nagplano na kaming umuwi ng Pilipinas. Nakabili pa kami ng ticket from Manila to Toronto. Ayun, as of now, for refund na siya. So talagang ang laki ng nagastos namin, kita mo ka. Meron kaming ticket Manila to Toronto. Yun yung mga plan ko na before na if makakauwi kami, may ticket kami. Manila to Toronto. Ngayon, kung kami naman ay ma-A to A, yung ticket ko ng Manila from Toronto, pwede ko siyang i-convert ng from Toronto to Manila. Mm-hmm. Kasi A to A na kami, at least may ticket kami ganun. Yung mga ganun ba, you need to cover all the bases. Eka nga, pag magdi-decision ka, para at least hindi masakit sa'yo ano man ang mangyari. Handa ka sa result ni A, result ni B, yung mga ganun. So, ganun lang. Pagka magpaplano kayo, para at least smooth na smooth, alam mo na yung mga mangyayari. Then, basically, sabi nga ni Ate Mel, lahat alam mo na, pwede ka makapasok. There is always something 1% na nakakalimutan natin. And si God yun, actually. Akala natin 1% lang, si God hindi. Actually, siya lahat ang nagpaplano niyan. Sabi nga, di ba sa Bible, ang tao ang nagpaplano, pero si God ang nagpapatupad. So, talaga, yun ang importante sa lahat. That's true. I mean, 100% agree. And I think, isa sa mga i-highlight natin with regards to your Canadian dream is prayers. Kasi walang imposible sa pagdadasal talaga in faith. Samahan niya talaga. Kasi hindi natin alam kung ano mangyayari with our application. Kahit siguradong-sigurado ka na na mataas ang CRS score mo, kung hindi mo sasamahan ng prayers, I think wala, hindi mangyayari. So, samahan talaga ang prayers. And thank you very much, Ian, Shirley, for that tips. And napaka-importante yun na highlight. Cap, add ko lang, medyo mainit-init, nanonood ako ng news, wala nang Atlantic bubble sa Halifax. So, yung mga nag-a-apply ng trabaho, baka ito na yung chance. Kasi nag-ease na yung restrictions eh. So, good news yan. Good news, it's a good indication na pa-start na po pa-open. Pa-start na talaga, wala na yung group of 10, ganun. Wala na, so pwede na tayo mag-party pro. Yes, pakain ka sa Sunday. Lobster party, pwede na. Ang ingit pa kayo. Sige pa. Hello. Maglalarosi tayo, unlimited. Ayan nga, mainit na pa. Nag-livestream ang Nova Scotia Province.
yun nun, balik tayo dun sa, Coach, maraming salamat for sharing that one. And of course, very exciting to kasi open na, ibig sabihin, makakapag-meet na po kami ni Koji. Hindi po kami nag-meet ni Koji eh. Through Skype lang yun. So, ngayon, I think very good na good news to everyone kasi makakapag-vlog na kami ni Koji. Ano, Koji? Ayan. So, another, gusto ko yung sabihin, i-highlight dun sa sinabi ni Ian is, if you're creating a plan, talaga dapat konkreto yung plan mo. Sabi nga, strategic plan. May plan A, plan B, and sabi nga, hindi ka talaga makakagawa ng plan kung wala kang supporting information. Yung valid na information. Diba? Magka-planning ka, wala ka namang supporting information na legit na information, mahirap mag-plan. So ayan, napaka-bilis ng oras, nakapag dalawang oras na tayo magkapihan dito. And of course, we have a next kapihan sa Thursday ulit, 11 a.m. We have Jeremy Mendoza and Kiko Fajardo. So napaka-init to dahil they're both AIPP applicants as well. They will share their experience and their timeline. And itong dalawang ito ay nandito na sa Canada. So si Jeremy ay nasa Cape Breton. That's 4 hours drive from us. Nova Scotia po yun. And si Kiko Fajardo, asawa ni Joy Fajardo. Joy Fajardo is also a content creator ng PEI. So dalawang mundo, dalawang ibang lugar. So maganda tong pag-usapan kasi sa mga nagtatanong, okay ba ang Cape Breton? Okay ba ang PEI? Kumusta ang Filipino community? So may mga tanong kayong ganyan, join us sa next Thursday, that's 11 a.m. So yun. Yun lang naman. Ian, of course, Ian, saan ka pwede ma-follow Ian kung gusto nilang ikaw i-contact if ever they have more questions about you, may personal questions nilang itanong sa'yo? Saan ka pwedeng i-contact at i-reach out? Ayun. Sa YouTube. Sa Facebook, pwede nila akong hindi naman ako suplado. Basta i-add lang nila ako, mag-PM lang nila, may mga additional question. Kasi si Mrs. ko, hindi siya masyadong sa social media eh. Basta personal Facebook lang sa kanya. Yung sa akin, add nyo Ian Rapadas, that's I-A-N, then Rapadas, search nyo na lang. So yun ang palayo ko kasi Ian Rapadas. Search nyo sa Facebook, then PM kayo kung may mga questions kayo regarding sa technicality ng process ni Mrs. Well, tatanong natin sa kanya, then para makatulong din kami sa inyo kung paano. Sabi nga nila, pay it forward. Ito yung start namin na tinulungan kami ng Filipino community. In our case, we're going to pay it forward. Tutulong kami sa K-CAP, when in Halifax, dito sa Kapihan, lahat ng magagawa namin para maging ease yung pagpunta nyo rito sa Canada. Yun. Tapos, gusto nyo rin makita yung mga vlog ko, no? Just follow me sa YouTube channel ko. It's D. Rapadas, okay? Yung aming last name. Kasi magko-content din yung mga anak ko pagdating dito kasi mga binataan eh. So katulad ni Cap kasi, hindi kami makapag-vlog. Unang-una, bawal pa lumabas. Kami, lalo na kami. Kaya hindi kami makapag-vlog yun. Then, ang content ng mga vlog ko ngayon is tinutulungan ko yung ibang OFW sa Middle East na makauwi. Through mga information like repatriation flight, Philippine Airlines sa update, yung mga ayun, itinutulungan ko yung mga OFW namin kasama doon na makauwi ng maayos. Ayun. So after nun siguro, maging okay na lahat dito, makalabas na kami, we're going to help also yung mga aspiring Filipinos with their Canadian dream na makatulong tayo. Ayun. Sabi nga, modern bayanihan. Ayan, Ian, please share your link. I-post ko sa chat box natin dito sa live stream para bisitahin nila yung inyong web YouTube channel. And it's very important to have a content creator kasi at least na-visual. Yun sabi ni Koji, at least ngayon, meron ka ng visual ano yung Halifax. Ngayon naman, ano yung Fredericton, ano yung New Brunswick. Natandaan ko na sabi ni Ian, Kap, pwede bang gumawa ng when in New Brunswick? So, yes. Tama ba? O New Fredericton? Why not? I mean, this is for our all caps natin to visualize yung ating pupuntahan. Kasi napakahirap na nangangarap kang pumunta ng New Brunswick or Nova Scotia or Halifax, pero hindi mo ma-visualize sa isip mo, ano ba yung Halifax?
gano'n ba ito kaganda? Gano'n ba ito ka-safe? So, yan. We're very thankful to all content creators na like Ian also sharing their story. Maraming maraming salamat. So, ayan. That's it for our webinar. So, everyone, maraming maraming salamat. And don't forget to like and share and subscribe to our When in Halifax YouTube channel. Follow us on When in Halifax Facebook page. Join our Pinoy Canada Immigration Forum. And see you on Thursday, 11 a.m. We have Kapihan with Jeremy and Kiko. And of course, with Miss Mel every Saturday, 11 morning po, Manila time. And bye! Alat, mag-selfie muna tayo. Mag-picture. Mel, pakita mo naman yung mga kape natin. Laki pa naman nung kape ko. Hindi naman pala ako umabot. Hindi naman. Umabot naman. Oh, ito na, print screen. 1, 2, 3. Wait lang, ha. So, dali, Caps. Kukunin ko yung akin. Ah, wait. Kamay yung nakuha ko sa'yo. Wait. Hi, Ipe. Ayan, kunin nyo ng mga kape yung mga tasa nyo at mag-selfie. Kuya, wala namang kape yan. Tubig na lang yan eh. Kasi hindi. 1, 2, 3. Alam kita nga, selfie lang. 1, 2, 3. Yeah, community, question to me. The government has around millions of dollars. It's ubos. Funding. Na print screen na. MLB. Ayan, thank you very much. Very successful ang ating virtual coffee. Virtual kapihan dito sa When in Halifax. Maraming salamat, Ian, Miss Mel. Thank you. Bye-bye. Maraming salamat for joining Bernadette, Mark, Jinky, Rose, ayan. Oriel, ayan. Ang dami. Thank you. Bye-bye.